Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Mga balitang napapanahon, mga balitang ihahatid diretso sa inyo. Sabay-sabay nating aalamin at pag-uusapan ang mga isyu at kaganapan sa bansa. Atin ang samahan si Louis Claudio at makinig sa programang Kumusta? Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes. Ito lang yan sa DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kumusta Pilipinas? Sa ngalan po ni Louis Claudio, ito po si Rolly Cannon. Kasama ko si Inkong Nick Echevarria. Inkong Nick, kumusta ka? Ikaw? As usual. Parang pasan mo ang daigdig. Parang nahuhulaan mo lahat. Pag nakakita ko, parang may sakit na asthma eh. Nakataas yung balikat mo, nakayo ko ulo mo eh. Oo nga, kasi namamaos eh. Problema ko sa buhay. Problema ko itong lalamunan ko yung kong parang namamaga. Patanggal mo. Patanggal ko? Di ba paano na? Wala na tayong lalamunan yan. Wala namang namamaga. Namamaga, pero mayroon naman akong gamot ingkong. Baka sakali within the week, maalis na ito. So anyway, tuloy tayo sa pagtalakay ng mga latest ngayon. Nakapagpalit ka ba ng catheter? Baka punta rito. Hindi, yung ano, yung ano mo. Baka mamaya epekto na, no? Epekto ng catheter yan. Tumigil ka na. Kaya may maniwala dyan. Kaya yung lalamunan mo, ganyan. Hindi, si RJ time pa yan, ha? Tumigil ka na dyan sa catheter mo. Yung diaper mo. Basta magpapalit ka lagi ng catheter. Sige. Today is the third. Sinong kukumustahin mo ngayon? Third, yung mga kakandidato sa pagka-senador, party list dito sa main office. May mga survey na ginagawa. Survey? Sa mga senator, marami ang nasa labas ng survey. Si JV Ejercito, last week, nasa labas ng Magic 12 income. Ngayon, pumapasok na ba ngayon? Hindi ko alam kung pumapasok. Pero, Bam Aquino is also out of the Magic 12. Nasa pampang labindalawa si Bam. Oo nga. Nasa labindalawa. At labindalawa na ngayon. Pumasok siya sa pang labindalawa. Okay. Pero actually ngayon masyadong maaga yan eh. Para sa mga survey correct, na yun. Correct. Yung makikita mo sa survey ngayon, hindi pa yan. Hindi pa yan. Walang iniwan dyan sa yung katulad nung nakaraang survey dun sa presidential election noon. Nakita mo yung number one ng bandang huli, pangalawa sa huli. Tingnan mo si Jojo Marbinay. Siya nga. Number one sa survey sa presidential election. Consistent. Oo. Kulelat sa papalapit. Pagdating ng election. Papalapit na, bumaba si. Bumaba? Oo, bumaba. Hanggang papalapit yung election, medyo bumaba pa. Kasi yan ang trend sa politik eh. At saka, marami pang mga mangyayari. Maraming mga election propaganda. Kasi kung titingnan mo, yung nandun sa Magic 12, maraming hindi naman ano dun eh. Marami namang hindi impressive nung nanunungkulan sila sa Senado eh. Correct.
At saka yung iba, dahilan sa sila ay kilala lamang ng mga apelyado. Mga personalidad. Personalidad. Mm. Nadala lamang ng kanilang mga magulang. Ang ina-expect ko dyan, yung mga nandoon sa mula sa pang 20, ang aakyat. Sinong ina-expect mo na maaring umakyat? Ako, ang isa sa tinitingnan ko si Tolentino. Si Francis. Oo nga, wala si Francis sa magical. Pero pag ano yan, kasi depende yan sa ano sa ngayon kasi, magulo pa yan ano yan. Pero pag yan lumagay na doon sa talagang political party nila yung naka-line up na talaga, yun na yung magdadala. Ngayon yan di pa sabog-sabog pa. Pagkaya na yun, nakita mo na kung nasaan saan mga partido yan, masasabi mo na dyan kung sino yung pwedeng sumama at masustain nila yung pagiging Magic 12. Correct, correct. Marami pang mangyayari po yan, lalong-lalo na sa campaign period. May mga propaganda dyan na maaring mag-unseat o kaya maalis doon sa Magic 12 yung iba. Kasi ngayon yung mga survey na yan, may nagpapakomission pa niyan eh. Correct. May nagpapagawa niyan eh. Siyempre, kung ikaw nagpakomission ka, kung sino yung... Nagbayad. Gusto, bakit ka na nagpakomission, di ba? Correct. Posible namang pinakomission ko yan dahil gusto ko lang malaman yan. Siyempre, meron kang gustong ilagay doon sa mga... Kung anong kung sa Magic 12 or sa Magic 12. At saka, 12, kapag gumastos ka, definitely yung nagsusurvey, bibigyan ka din ng konsuelo. Kapag kaya ni, nagkaroon na isang survey na neutral, yung walang nag-sponsor yan, pwede correct, pa. Correct, so, marami pa po ang maaaring mangyari sa darating, lalo-lalo sa campaign period, pagdating po ng January and February, campaign period na sa mga buwan na yan, marami pa ang mga pagbabago dyan sa mga survey results na yan. Alam mo, ang gagamitin nila sa campaign dyan, unang-una dyan, sigurado lalo na yung mga kritiko ng administration, gagamitin nila yung train law. Sigurado yan. Gagamitin niya na pangangampanya. So ngayon, ito namang mga nasa partido, halimbawa ng administration. So, dapat ready kayo kung paano nyo didepensa. Sasagutin. Tatanungin kayo rin eh. Definitely, this will be an election issue. Itong... Tingnan mo kung paano ka maglatag ng plataforma mo dyan. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin plus the inflation rate na very high, this will be an election issue. Definitely. Katulad yan, mabuti ngayon, sususpindihin na rin ng Malacanang yung ikalawang salbo ng excise tax dito sa fuel. Yeah, but that is in the future, no, effective January 1. January, Ang ipinaalis na administrasyon, even the administration senators, they have submitted a resolution in the Senate inkong, asking or urging Malacanang to suspend the present being implemented train law excise tax. Baka mahirapan. Kasi dun sa sinasaad ng train law, ang pwede mo lang tanggalin yung mga paparating. Pero yung existing na katulad ngayon, hindi na sa kasama rin sa tatanggalin eh. Unless yan, meron kayong resolution sa Senado na gagawa kayo. Yes, unless na you have to amend the law. But at mahabang deliberation ba yan? No? Kung yan, dito lang kasi sa mawawala nito, dun sa, kung sususpindihin yung another 2 pesos na ipapataw dun sa excise tax by January 2019. Aba, bilyon piso na mawawala sa gobyerno 40 dyan. Billion. Oh, 40 billion. 40 sa billion. 40 billion mo na yan. Kasi dun sa train law na yan, dyan kukuhanin yung mga pansuporto sa build project ng administration. Kaya sabi ko nga kanina sa programa ko, Inkong, napakahirap na balansihin ito. If you suspend, therefore, the government will lose about 40 billion in revenue. And that is more than enough para hindi ma-implementa yung ibang proyekto ng Malacanang. At saka hindi lang yan. Ang isa pa niyan, siyempre, aasahan mo na nagagamitin yung train law sa election, so talagang dapat yan makakita ng magandang solusyon ang administration. Kasi otherwise, baka maka-apekto yan sa ano? Definitely. Sa election. If they cannot handle this properly, itong election issue na ito, if the administration candidates cannot handle this properly, Inkong, definitely this will affect the result of the election in 2019. Isa pa niyan, mahalaga yung election na yan kasi
ito yung magsisilbing running point na nga ng administration kung yung mga tao ba na dating bumoto sa Pangulong Rodrigo Duterte noon na 16 million na more than, ano, 16 million. Kung nandiyan pa rin. Kung nandiyan pa rin. Makikita mo yan dun sa mga nasusuportahan nila ng mga kandidato nila. So this will be an affirmation as to whether the president is still holding the majority of the people. Yan makikita yung magiging resulta niya. Parang barometro ito, Ingkong. Sukatan. Sukatan ito. Mm. If the people still supports the president 100% or even 80%. No? Ngayon kasi ang survey ng satisfaction rating to the president is only about 65%. Pero at least hindi pa siya bumababa yung talagang bababa. Mataas pa rin yung 65%. Hindi pa rin katulad ng mga nakakaraan eh. Sa ngayon ano talagang yung rating, yung mga survey sa kanya, yung mga result as a very good or good pa rin. Kaya nga sabi natin itong mga kandidato sa pagkasenador, party list, or even congressmen, especially senator candidates, they have to be prepared about this election issue. At saka ang kailangan lang dyan, matuto sa pagpili ng mga ibebet nila. Yung talagang merong, hindi yung basta sumikat ka lang sa isang industry, okay. Dapat yung may qualifications to kung paano mo tutulungan yung administration niya. Sapagkat ang daming bumabaterya sa administration ng Pangulo ngayon. So dapat yung mga talagang i-anoint nila. Yung maka hindi yung magiging liability. Correct. I heard that Mocha Ocean is running. Nandiyan sa linya o kaya dyan sa ticket ng administrasyon. Alam po ninyo, si General Bato also, maaring sa ticket ng administrasyon. Sinasabi niya, kung may mag-file sa certificate of candidacy, madali naman lang niya pag-aralan yan. Mag-aaral ako. Parang mag-aaral pa pala. Gagawin pa pala ang Senado na parang university least, for senators. At least may naman na yan kung kukumpara mo si General Bato. Kasi si General Bato, graduate siya ng Philippine Military Academy. So kapag nakatapos ka doon, hindi basta-basta yan. Kahit nasabihin mong GOAT student ka doon, pag nakapagtapos ka ng PMA, yes, iba, yes, si Senator Biasun nga, ganun yan, di ba? Yung naging chief of staff noon. I agree with you, but... Ako naman, I admire General Bato for being honest about it. Sabi niya, wala ako dyan. Sabi niya, pag-aaralan naman yan eh. Kasi tinanong siya about inflation, inkumnik. Hindi niya naman alam, sabi niya, wala ako dyan. Pero pag-aaralan yan. Ang mga senador naman kasi, kaya nga yan eh, 24. So, kanya-kanya din ang expertise yan. Siyempre, si General Bato, hindi mo maasahan about inflation yan. Asahan niya doon sa peace and order. Correct. Doon mo naman naasahan niya. Pwede siya maging chairman ng Committee on Peace and Order. Doon naman niya, kasi hindi naman pwedeng lahat sila maging magaling sa kanya. Kanya-kanya ng... Kanya-kanyang linya. Expertise nila yan. Correct. So, ang partido ni Presidente, yung PDP laban, should be very, very careful in selecting the candidates for senators. This will definitely reflect, ang result nito, Ingkong, will definitely reflect on the overall assessment ng tao dito kay Presidente. Ang isa pa nga pinag-uusapan dyan, yung case ni Juan. Senator Coco Pimentel. Isa pa yan. Maaring ma-disqualify si Senator Coco just in case na hindi sa kanya pabor ang mga desisyon ng COMELEC. Although sinasabi nila na sure sila na walang magiging problema kasi hindi naman nga niya nabuo daw yung unang anim na taon na termino. Kasi di ba naghati sila ni Senator Mig Subiri doon? Yes. 2 years na lang yata ang na-continue niya. 3 years. Nagtatlo sila. Yeah, but that could result to a term of office. At saka ang pwedeng magsabi niyan, yung talagang yung sa Senate Electoral Tribunal. Correct. Yeah, because they are not partisan. Kasi kapagdating sa mga legal team ni Pimentel, definitely to make the senator happy and hopeful about his candidacy, kailangan sasabihin nila na okay tayo, Mr. Senator, ayos tayo dyan. Ngayon pa lang na pag-aaralan na yan, at saka dapat kung halimbawa magtuloy-tuloy man yan, dapat meron silang mga plan B if ever na
Siyempre, pumasok si Ole, naging senador si Ole. Eh, paano yung kaso niya kung biglang hindi naging favorable yung yung resulta nung pagdinig? Kailangan sino ng... ngayon? Pwede ba na ipasok mo dyan yung panlabintatlo o paano gagawin? Paano yung substitution na naman? O kung hindi, magkukulang na naman yung 24, dapat magiging 23 yan. So, the candidacy of Senator Pimentel is still 50-50 depending on the decision of the Presidential Electoral Tribunal and of course the NBAC of the Comelec Incong. Well, actually, sa kanila, sa kanya, hindi siya 50-50. Kumbaga, 100% sa kanya, niya lumalabas sa kanila. No? Yeah, because that is the opinion of the legal team of Senator Coco Pimentel. But you cannot depend on the legal team. Pero wala ka naman kasing, wala pa naman tayong naririnig ano, tungkol dun sa kaso niya na umuungkat. Ano? Although, nung nag-file siya, medyo nabanggit lang. Pero wala naman siya. Walang ibang grupo. Wala namang humahabol yata o nung nagko-contest doon sa kaso niya. Yeah, but malapit ng election campaign. Diyan magkakalkala na yan. Pag nag-umpisa na yung campaign period. Correct, dyan. Campaign period. Yes. Diyan na yan magbabakbakan. Yes. Asahan mo na may mag-file dyan. Tingnan mo ngayon, ito pa isa yung kong, dalawa ang partido ng PDP laban. Dalawang merong breakaway group at saka itong partido na ang presidente si Coco. Yes. Merong isa na hindi ko na matandaan kung sino yung presidente yung tumatayo dyan, yung nag-out-taking dito sa may Amoranto yata so, sa Quezon City. Itong breakaway nito, they're also fielding their own candidates. Oo, si Freddy Aguilar, nung mag-file nung ano... Doon sa kabila, sa breakaway. May dala-dala siya na kuhan, yung certificate of nomination and acceptance yata yun. Yung doon sa kabila? Oo, ang ginamit niyang partido, yung partido na yun. So, definitely this will create confusion on the part of the voters. Laging maagap si kuhan doon, si Senator Pimentel, sabi niya, hindi namin kinikilala yung partido ngayon ni Capredi. So, dako, ang laking confusion ito, Incong. At anyway, Incong, nasa linya natin si Lieutenant Colonel Eugenio Julio Osias, ang Chief ng Public Affairs Office ng 7th Infantry Division. At alamin natin, ano, dun sa apat na Amazona na naaresto dyan sa Nueve Ecija sa Sitio 32 Barangay Agbanawag sa Rizal dyan o sa Nueve Ecija. Magandang umaga po, Colonel Osias, si Nick Lipana Echibare po kasama si Rolly Cannon. Yes, Nick, good morning. Good morning sa lahat na taga-Pakinig. Kumusta po yung ano, mukhang aktibo ang inyong command doon sa inyong ginagawang focus military operations? Yes, actually, no, itong nahuli na apat na mga Amazona ay sa tulong ito ng ating mga kababayan na nandoon sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija, no? Sila mismo yung nagbigay alam kung nasaan matatagpuan itong nag-recruit. At actually, nung hinuli ito, kasalukuyan silang nangihingi ng mga pera at pagkamit sa mga kababayan natin. At at the same time, nagbibigay sila ng pitch-in, ano? At dito sila na nato ng masundalo at ng kapulisan natin. Mga ilang, ano na yan? Mga ilang taon na yung mga na-aresto nyo, mga kababaihan, ano? Yes, nag-re-range ito ng mga 23, merong mga 30 plus na mga edad nila, ano? Nung mahuli nyo sila, wala namang dalang armas, wala namang nangyari na pag-resistance. May dala silang barel, kaso lang maayos na pagpasok ng masundalo natin at ng kapulisan, hindi na sila nakapag-prepare, no, na lumaban pa. Nakunan sila ng mga ng sapasin dyan. Kung kung nanghihingi sila ng mga extortion money, lumalabas na baka ito, kabilang doon sa mga finance officer ng New People's Army. Yes, actually, bawat isa sa kanila naman ganun na yung trabaho ngayon, ano? At ginagawa na nilang pagkabuhayan ito. So, itong maliban sa pag-re-recruit, ang ginagawa nila ay sa mangingi sa armadong grupo. Oo. Yung mga ganyan ba, Colonel, kapag halimbawa nahuli, ano, hindi naman sila sumuko, ngayon nasa poder ng gobyerno, yan ba, ano ang tsansa na mapabilang doon sa mga beneficiaries ng ICLIP? Well, kasi captured ito, no? Hindi naman sila surrender. No? So,
hindi sila makakapag-avail noon. Depende sa proseso ng legal. Oo. No? Pero definitely yung dalawa, yung si May Camaris at yung si Desma, talagang ano yon, talagang mga matatagal na sa hukbo. Kaya yung kaso nila is iba. Eh, what if kung at the middle, alam, ganyan, nahuli na, biglang lumambot na rin ang kalooban, kung nakita nila na maayos na nga yung takbo ng programa ng gobyerno, nakita nila doon sa mga sumusuko, yung mga nagbabalik loob natin, eh, ma-encourage sila na, sige na nga, ganun din, makipagtulungan na kami. Well, yung pakipagtulungan naman is automatic, ano? Pagka nag-isip sila makipagtulungan sa gobyerno, hindi mas maganda. Mm. Pero yung judicial proceeding yan is nasa korte yan. Hindi, hindi natin pwedeng pakialaman kung ano yung decision ng korte. Yung legal matters will lead to the court. Mm. Matagal na pong mga miyembro itong apat na Amazona? Yung dalawa po. Yung dalawa. Actually, yung isa is 6 months immersion. Itong nasa immersion process pa. Oo. Dati itong estudyante ng PUP. Nako, yun na nga yung sinasabi. So, at siya ay na-recruit, umakyat nung siya ay kinuha ng LFS or ng League of Filipino Students. So, dating miyembro ng Polytechnic University yung isa? Yes. Dito sa... Yung Mukling, pinito niya, Mukling. Dito sa Maynila ba, yung PUP? Si Ella, Mukling, yan yung... yung dating miyembro ng PUP. Oh. Okay, ngayon no, ganito, may nahuli ng Amazona dyan no, sa inyong area, no? Tapos noon may lumabas na doon sa ibinulgar ni Brigadier General Antonio Parlade Jr., ano, na merong nagaganap na recruitment sa mga eskwela. Ngayon, sa inyo po, anong naging action ninyo rito? Pwede bang masabi natin na kayo magbigay din ng mga paalala doon sa mga magulang diyan sa inyong area of responsibility para maiwasan yung ganyang pagkakadawit, ano, pagkaka-recruit ng kanilang mga anak katulad nung nahuli ninyong isa na yan? Well, actually, Nick, ano, this prior na nahuli ito si Ella Mukling, ay very active na, no, ang 7ID sa pagbibigay ng babala sa mga magulang at sa mga eskulahan. Okay. Na ingatan natin yung kabataan natin na ma-recruit sa armadong hukbo. Mm-hmm. At dahil nga dito, yun yung panawagan ni Major General Filimon T. Santos, ang commander ng 7ID, na bantayan natin ang ating mga anak, yung mga estudyante, na huwag mapasama. At saka, pinapalalahanan din natin sila kung ano ba yung talagang totoo na sinasabi pa ng iba na merong martial law, no? Oo. Sinasabi natin yung martial law is para lang ipinapatupad lang ito sa Mindanao dahil doon sa ISIS, no? Sa terrorism. Not here in Luzon area. Oo. Kaya very active yung ano, yan yung palagi panawagan ni General Santos na bantayan natin yung mga anak natin at yung mga estudyante. Oo. Kumusta na ho yung issue noon na one time merong naungkat na yung dun sa perimeter yata ng kampo ng Fort Magsaysay, merong lumalabas na parang may na-invade ng mga illegal settlers. Kumusta na po yun? Nasaan na rin na yun? Pinag-uusapan na rin yun sa paggagawa ng survey ng DNR, yung dun sa preservation ng Fort Magsaysay Military Reservation Area. Yes, sir. At ito ay nagkakaroon na tayo ng dialogo doon sa mga involved, pati na doon sa naawardan ng sa mga presidential proclamations. I see. Any announcement or upcoming activities, sir? Well, bukas, meron po tayong Peace Summit sa Northern Luzon Command na dadaluhan ng ating Secretary of National Defense, si Secretary Lorenzana, Delphin Lorenzana, at papakita natin yung 123 na former rebels na nagbalik loob sa gobyerno kasama yung mga baril na kanilang sinorender. I-present natin ito sa ating mahal na Secretary ng National Defense. Uh-huh. At dito sa PISAMI na ito, bibigyan din ng diin yung moral recovery at matutulungan natin yung mga former rebels sa makapagbalik ng normal na pamumuhay sa ating society. So ito yung malaking event bukas sa Northern Luzon Command.
So, parang ano, kasi yung last time dito sa Eastern Mindanao Command, parang from January to ano, ang dami na rin sumusuko. Din sa Masbate, sa may Bicol, last week yata yun, nagkaroon din na nag-present ng more than 100 din ng mga rebel returnees, si Secretary Lorenzana rin ang nandun. And then, bukas pala, dyan naman sa inyo sa NOLCOM naman. Yes, gusto natin ipakita sa ating mga kababayan na marami na yung naliliwanagan at marami na rin yung hindi naniniwala sa mga panlilingkod na ginagawa ng mga communist terrorist group. Ano? At nakikita din ng mga kababayan kung ano yung mga tulong na pinibigay ng ating gobyerno. That we are very sincere to help them recover and live a normal life with the other people sa society po natin. Ano bang analysis ng 7th ID dyan sa patuloy na bugso na yan ng mga pagsuko ng mga New People's Army? Kumbaga, masasabi ba natin na kumbaga we are gaining the grounds? Yes. Yung sinasabi nga natin dito sa 7th Infantry Division, ano? Habang nakikita natin na mali yung ginagawa na paniling lang ng CTGs natin, yung mga communist terrorist group, ay patuloy yung pagdagsa ng ating mga kababayan, mga kapatid natin na gustong magpalikloob sa gobyerno. So ito yung tinutulungan natin at ito yung gustong mangyari ng ating mahal na division commander na mabigyan ng lunas itong nangyayari yung insurgency sa ating bansa. I see. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa aming tawag, sir. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Jake, at maraming salamat sa lahat na tagapakinig po ng ating radyo. Lieutenant Colonel Eugenio Julio Osias ng 7th Infantry Division na sa atin hong pakikipag-ugnayan. Incom, di na tayo mag-station break. Ituloy na natin. Sige. Oo, ito may nagpakilala na ano? Si Shadow, si Jesus Christ. Isang Charlie Taliedo ng Cebu, nag-file ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Siya daw ay si Jesus Christ. Parang, ano, hindi na siya sugo o talagang siya si Jesus Christ? Jesus Christ. Dito, Kahawig ba? Ito, mukhang kahawig mo. Hindi, sa'yo may hawig. Tingnan mo, tingnan mo yung buhok. Sa'yo? Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo. Puti buhok ko eh. Eh, pero yung mukha, kawig mo eh. Ang tingin ko nga, picture mo yung pinakikita mo eh. Akala mo ako ah. Talagang iba-iba ka na eh. Okay, iba-ibang paningin. Kung mananalo yan, iba naman ang expertise niya. At least, kung mananalo siya, si Jesus Christ siya. Yeah. Meron, maging kakaroon ka ng ano, meron kayong Jesus Christ. May Jesus Christ, mayroong hari sa Senado. May si General Bato, ano, may Tokhang. Tokhang! Expert siya na ano. Oo. Tapos, ano pa ba yung nagpakilala siya na ano? Sino? Yung isa. Ano ba yung sabi niya? Emisaryo naman ng World Bank. At least, may magsibigay na ng pondo. Kailangan yung mga proyekto nila. So, ang daming mga sari-saring mga senador. Ganyan talaga eh. Politika yan eh. Politika. Yan namang iba. Gusto na lang talagang ano yan eh. Di ko malaman kung may pasintabi ako ha. Hindi ko malaman kung gusto lang makita ang mukha sa TV, sa diaryo, o talagang may tililim talaga. What do you think, Incom? Mukhang gusto lang nilang mapag-usapan. O makishare dun sa publicity ng iba. Masyado na silang sikat, sabi siguro. Pero wala naman kayang tililim yung ito. Ha? What do you think? What, tililing? Ako kasi, hindi ako makapag-isip. You always give the benefit of the doubt. Dahil isa ka rin sa kanila. Hindi, kasi ganun. Kung iniisip ko yung tililing pare, baka nga unang-una eh kung naisip ko eh. Kaya hindi ako naniniwala kasi nung una tayo magkita, ganun din ang impression ko eh. Pares pala tayo. Mutual pala ang impression natin eh. Sabi ko nung banda ko, libe, hindi naman pala. Sabi ko na, itong taong ito, bakit pa? Ito mo. Ang puti ng buhok, hindi pinapatina. Siguro kako may ano ito eh. May palatandaan yan eh. Kasi yan ang tanging pamana ng tatay ko eh. Ba't magpaalis? So anyway, pag-usapan natin Inkong yung ano. Alin? Yung kanina may surrender ba yung kanina o na-capture?
mga Amazona. Na-capture nila yung apat na Amazona. Amazona. Mm. So, nananawagan ang ating gobyerno na kailangan. Si General Albayal Ingkong mayroong order sa kanyang mga mga commanders na makipag-dialogue daw sa mga local government units. Mm. Sari-sari dahil lang yan. Number one, para magkaroon ng election na malinis. Of course, kasama na rin yun yung sa insurgency. Sabay na, no? Kasabay na dun sa tungkol sa insurgency. At saka lalo na ngayon, pag nag-umpisa na yung election campaign, actually, ngayon pa nga lang, meron ng mga nabibiktima ng mga, ano, hindi nga lang natin ma-categorize kung yan eh, election-related violence na or paano ba yan. Marami nang tinatambangan ngayon, mga believed to be filing their certificate of candidacy for different positions. Pagka sa probinsya talaga, medyo matindi ang labanan. Ano? Correct. Mm. At saka madaling patayin sapagkat magkakakilala ang mga nandoon eh. At saka maraming lugar dyan. Sa bagay ngayon, ang mga killer, hindi naman namimili na ng lugar inkong. Sa bagay. Basta sila nakakita ng opportunity, bibira eh. Bibira at bibira. Oh, lalo na may mga motorsiklo ngayon, yun na lang malimit na sinasakyan. Iyan ang problema. Simula nag-umuso itong motorsiklo, ang daming napakadaling patayan. Napakadaling gawin na ano eh, yung getaway vehicle eh. Nakakalusot sa traffic. Oh, hindi mo basta-basta mahahabol yan. Oo. Ano nangyari kung pala, siya nga pala, ano nangyari doon sa Red October? Anong latest doon na balita? Nag-meltdown na eh. Nag-meltdown? Parang ano, parang nuclear power plant, nag-meltdown. Ang tingin ko, narinig ko, parang ibinaba na yung parang alert. Wala na, lusaw na. Red October. Salip na Red October, White Christmas na. White Christmas na. Ang ano kasi, kumbaga, pwede na raw tayong matulog na mahimbing at ma-enjoy natin itong Christmas season. Sabi ni Secretary Lorenzana. Kaya sabi ng iba, so ba talaga ito na Red October? Alam mo, hindi magbubulgar yan kasi yung ginawang pagbubulgar ng AFP is based on documents na kanilang nakuha dun sa mga kampo na kanilang na-overrun. Iba-ibang intel report. And then yung mga documents na nakuha nila is kumbaga talagang nakalagay merong kumbaga entitled Red October ang nakalagay. Ang ibig sabihin na nalusaw ito dahil sa na-discover ka agad. Correct. At saka napaghandaan. Isa yan, nabulabog. Nabulabog. Oo, kaya sila nabuking. So, siyempre, kung ikoman, ang nandiri yan, ba't ka pa mag-pupusto? Bakit mo tutuloy? Di ba? Eh, alam mo ng booking na. Eh, siyempre, ang mata, nakasubaybay na sa inyo. Alerto na. Naka-alerto na ang militar, ang police. Gustuin mo pa ba na mahuli ka in actual? Correct, correct. So, siyempre, ako, aatras ka. Ngayon, ang gagawin mo naman depensa, medyo mag-create ka ng mga tanong na medyo alangan. Talaga bang may red October? O yan ba'y pakanalang ng gobyerno? Ganun yan eh. Kanya-kanyang counter ng mga kanya-kanyang releases yan eh. Opinion yun. Oo. Oh. Kanya-kanyang paniniwala sapagkat alam mo sa demokrasya, kung ang daming angulo ng balita. At saka, alam mo, kitang-kita mo naman talaga na merong mga grupo na gustong sa maagang panahon eh, makabalik sa pwesto. Kung yung Communist Party of the Philippines lang, no doubt na sila ever since naman na itinatag yan, yun naman ang kanilang position, hindi naman nagbabago yun, i-overthrow ang gobyerno. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Ang kanila, any government, not matter from administration to administration. Wala naman makakakampi na ano yan, na correct, correct. Gobyerno. Yung mga ilang grupo na kitang-kita mo na talagang parang nagmamadali, naiinip, na hindi makapag-antay ng tamang panahon na gustong pumalik ulit sa posisyon. So yun yung sinasabi nun na merong mga nagaganap na kumpul-kumpulan, merong mga negotiations. Alliances. Ngayon, nung mabuking, siyempre, teka muna, back up muna tayo riyan. Sa yung Defense Department, parang ang sabi noon ni Lorenzana, NPA lang yan, di ba? Pati yata yung ating tagapagsalita ng Forces of the Philippines. No? Actually kasi si President Digong, nung galing nga siya sa bansang Israel at saka sa Jordan, sa one-on-one nila ni Kwan, di ba? Ni Attorney Sal. Tandaan mo yung talastasan between yung President and Attorney Sal. Yung one-on-one. So, doon niya na-mention yan eh.
Doon na mention. Sinasama niya yung grupo nila Trillanes, yung Magdalo, at saka yung Liberal Party. Kaya nga. But later on, mukhang naka-focus lang doon sa CPP-NPA. So, siguro, kung nakita nila na, no, siyempre, yung unang bugso ng pahayag ng Pangulo, natural, magkakaroon ng investigasyon. Yes. Magtitingin siguro. Although, ang Malacanang naman is ganun pa rin kasi ang presidente nga siya yung merong access sa lahat ng intelligence network ng bansa. Yes. Meron siyang alam na hindi naman alam so, ng AP. Maybe after thorough evaluation and validation, it came out na ang result, mahina siguro ang ebidensya na kasama yung ibang mga factions. No? Well, actually, yung statement ni Kung kasi ni General Galvez doon, nung magkaroon ng hearing kasama si Secretary Lorenzana doon sa budget na hearing nila, actually, walang naging ang pagkaalam ko sa reaction doon ng Malacanang ni speaker ni spokesperson na Harry Roque. Ang sabi niya, yun na sinabi niya na merong alam na intelligence report ang presidente na hindi alam nung iba. Kasi nga siya yung may access doon sa lahat. So anyway, ngayon ang the latest now incoming is that the Red October plot is Lusaw na. Lusaw. Hindi na siya threat. Hindi na siya threat. So we can go on. Just wait for the White Christmas eventually. Yan na, pati yung Blue November, so wala na yun. Kasi nga, lusaw na yung ano. Dahil actually, nasa middle of October na tayo. 15 na tayo ngayon. Yung Red October, isang inaasahan na isasagawa yun yung between October 11 to 17. Wala na yun. So, ang medyo threat pa ngayon, yung tatlong cyclones na maaaring tumama pa sa Pilipinas according meron to PAGASA. Ba? Yes, according to PAGASA, there are about 3 more cyclones in Kong na papalo sa teritoryo ng Pilipinas. Mas ano yan, kasi pagka yung mga ganitong buwan ng Kong at tumama ang ano at nag-landfall sa atin, mas matindi. Matindi. Tandaan mo yung si Yolanda noon. Yes. I think that was November. November yata. September. September. Yolanda. Yung Undoy yata later part. Si Undoy pala yung September. Si Yolanda, ang pag-aalam ko, Christmas nga yata yan. No, I think it's before Christmas. Basta November, ganun. That was November. Yung September, yun ang Undoy. Yes. So, let's prepare. Huwag tayo muna. Sana, huwag naman, ano? Huwag muna tayo masyadong mag-kampante. Mayroon pang tatlong cyclone. Ano lang kasi ngayon, kung mapapansin mo, hindi naman ganong nag-uulan ng malalakas, hindi katulad ng mga nakaraan na rainy season na ang habagat nun talagang napapabaha, tapos ang ulan walang tigil, mayat maya. Pero ito kung napansin mo, hindi nga eh, parang ang hindi mo naramdaman yung tagulan unless na yung nagkakaroon ng bagyo, no? Tapos yung habagat noon na ilang days lang naman, parang a week lang. Parang wala, no? Unlike before, na pag sinabi mong tagulan, Mayo, Hunyo, Hulyo, talaga tagulan. Nung naon ng panahon, no, siguro wala pang climate change tayo. Yung pagpatak na yung June, July hanggang August, yung tatlong buwan na yan. Talagang rainy season. Kaya nga, yung dating senador noon, if you recall, si dating Senador Rocco before, he was proposing for the opening of classes na gawing September. Okay, kaya nga, kasi mainit daw pag September, actually, no longer by June. Actually, ginagawa na ngayon yan eh. Yung mga malalaking eskwelahan, August na yung mga malalaking eskwelahan. Ang nangyari nga, ang naging sistema nga natin, yung iniiwasan mo na June, July, August, hindi naman siya ganun ka... Katindi ang ulan. Kumisan nga, by September, saka pala nag-uumpisa yung pag-ulan. Hindi mo na mahuhulaan ngayon, ano? Kasi nga may climate change na eh. Correct. So kahit na baguhin mo yun, palitan mo na yung calendar ng school days, mahirap mo nang hulihin ngayon niya kasi doon sa nangyayari na pagkasunog ng ozone layer. Sira ng cycle ng panahon. Parang ano yan? Parang mix-mix na. Dysmenorrhea na yan. Parang... Hindi mo na alam kung kailan darating ko. Pag dumating, matagal. Kala ko, menopausal. Dysmenorrhea ba yung pinag-uusapan? Pagka ang menopause, at sa bagay, sa edad mo na yan, talagang menopause na pa. Topic mo din. Hindi, Inkong. Inkong ang sa lalaki, Inkong,
sa lalaki katulad mo, ng puti-puti na ng buhok mo, andropos. Oo nga, ibig sabihin, andropos kaya nga na uwi ka sa, kaya nga na uwi ka sa menopause kasi nga, yan na yung naririnig. Gusto mo, maghamonan tayo. Yung mga naririnig. Paano ka maghahamon eh? Ano pa, nakakatiter ka nga palagi, paano ka maghahamon pa? Ikaw nga, hiniram ko lang sa'yo eh. Sabi ko, pahiram nga para tingnan natin kung mahirap yan ako, yung tungkod ko lang, iniiwanan ko pa nga pero, sa sasakyan. Pero Inkong, huwag mong ibaling sa akin ang catheter mo. Ikaw ang original na may catheter. Hindi, yung mga sumusubaybay sa atin sa RJ, alam naman na lang. Umigil ka na, wala na tayo sa DC RJ. Alam naman kung kanino yung nag-unong kung sino ko nang nagsuot. Iyan ang script po doon sa RJ. Alalim mo na, alito tayo sa DWDD ngayon. Kaya nga, di ba sabi mo, nakikiusap ka pangalan, huwag na lang catheter. Sabi ko, huwag na lang yung gimmick mo ngayon kasi baka may maniwala. At saka baka ka kung mangyari nga, huwag na lang. Mahirap kasi yung the power of the spoken word. Sabi ka, mayami, nagkatotoo, huwag na lang. Diyos ko po, huwag naman. Huwag naman. Alas 11:52 na po dito sa Kumusta Pilipinas. Sa gala ni Ning Claudio, si Inkong Ronnie at Inkong Nick na dito sa aming programa. Sino kaya yung mapalad na tumama dun sa dalawang loto? Isa from Luzon, one from Visayas. Ang nanalo. One from Luzon. One from Luzon and one from Visayas. Ay, mabuti naman. Yung taga-Luzon, di ko malaman. Kaya inoobserbahan kita eh. Ako? Baka magkaroon ka ng panibagong sasakyan eh. Aba, hindi lang siguro sasakyan. At saka... hindi lang siguro sasakyan. Baka, lumipad ka na papuntang Europe, iwanan mo ng double D. Iniisip ko nga kung paano ko bibilangan yun eh. Kaya nga, katulungin mo ako. You need me to assist you, Inkong. Ako naman eh, balato lang. Okay na sa akin. Kung ako talaga nakakuha niyan, ang plano ko dyan, lifetime ka na sa akin ng ano eh, lifetime. Eh, pensionan mo ako? Hindi, catheter, lifetime. Huwag na catheter, maniwala dyan. Ikaw talaga. Lifetime support. Ano eh, lifetime support of gasolina lang. Gasolina na lang yung ikaw talaga. Kasi hirap tayo sa gasolina ngayon. Kaya yun na lang. Catheter. So, anyway. Bigyan ka talaga ng lifetime niya, wala ka na pagkakaroon. Abe, magkano yun? 1.2 billion. Mauubos ang catheter na lahat sa Pilipinas. Ganun ba? Ako sana magdodonate ng isang bagong transmitter. Inkong, kung nanalo ko, sabi ko, isang bagong transmitter ano kaya, na Harris ano para dito sa impila natin. Ano kaya ang pakiramdam ngayon ng tumama? Ano kanyang pakiramdam? Hindi kaya na high blood yun ngayon, naka-confine? Hindi, kasi kung depende, kung talagang ano eh, kung medyo hindi ka marunong magdala nga dyan. Pero ako yung kung na-condition ko na yung isip mo. Isip ko. Pag ako nanalo, relax lang ko. Usually, yung mga nothing as if that nothing happened. Yung mga naka-condition na ganyan, di naman tumatama yan eh. Ayan lang. Ang tumatama, alam mo yung minsan tumaya ka na wala sa isip mo na boom! Boom! Bigla na lang, ikaw pala yung tumama. Kaya pala hindi ako tumatama. Mentras pinanggigigil. Ilan mo yan. Ano, isip ka ng isip ng mga kombinasyon dyan. Mas maganda pa nga, bigla ka nalang maguguhit dyan. Ako, wala akong swerte dyan eh. Alam mo ba itong draw na ito ngayon, tinamaan ng dalawang bettors? Dalawang number lang nakuha ko. Wala pa sa baliktaya, wala. Sana 6-digit ka nalang tumaya, nakabaliktaya ka pa. Dalawa. Ikaso hindi ako marunong doon eh. Pare, alam ko lang yung 6 digits na yan. 6 numbers lang din yun. So anyway, congratulations sa dalawang winners nito. One from Luzon. I don't know which part of Luzon. Sana huwag kayong magbago at huwag kayong makalimot na tumulong. Ano? Nandito lang kami sa CRS. Nandito lang kami sa CRS building. Ha? Dito kami nag-broadcast. Gusto na niyo magpadala ng catheter. Eh. Nasabi na huwag niyo kung nakanan yung address niya. Address din lang sa kanya. Inkong! Nag-announce kami. O, yun na, maliwanan ko. CRS o dito sa kampo. Kaya role ka, no? Ang ibig sabihin, dito kami nag-broadcast. Ano ba naman yung,
Maalala nyo kaming dalawa. May panggasolina naman. Well, anyway, congratulations sa dalawang tumama. Hindi, dapat dito sa Lotto. Ma-handle nila ng maano yan, ng maano. Pero sa laki niyan, ingkong palagay ko. Grabe. Ano, dapat hindi sila makalimot yun sa charity ba? Correct. Alimbawa, dun sa mga yung charitable institutions na pwede yes. nilang bigyan, kung ayaw nilang magpakilala, pwede naman gumawa sila yes. ng mga dami. Yes. Pwede naman siguro yun. O kaya sa mga, sa simbahan, o whatever, ano kahit saan. Them sa to share. Spiran. Them to share something. O kaya, pwede ka na magtayo ng foundation siguro dyan. Yes. Oh. Alam mo ba, kung sabi ko nga, binaplano ko, ito, Ingkong, this can now be told to anyone. Sabi ko nga, kapag ako nanalo dyan, sa isip ko lang ito, magtatayo ako ng isang malaking silungan ng mga street children. Oh, and then, magkakaroon ng mga feeding program for the street children. Oh. Napakaganda yan because I see a lot of street children na palabuy-labo dyan sa mga kalye, Ingkong. Oh, tsaka yung tipong mas maganda kung ikaw mismo magsusupervise kasi yung ibang gumagamit sa mga ganyan, ginagawa lang din nilang konti. Kukunin sana kita supervisor, Ingkong. Yan. Yan. Pwede. Para ikaw ay magluto ng lugaw. Yan. Kasi alam ko naman na magaling ka magluto eh. Kaya, pwede ko siguro dyan, taga salansa ng catheter, pwede na yan. Hello, Ingkong, huwag mong ibigay. Ang alam ko, may connection pang catheter mo din sa ano mo. Kaya yung, kanina nang lumalapit ako sa iyo, sabi ko, ingat na ingat ako kasi masagi ko. Paano ko hindi mag-iingat . Tatapon yung laman ng mga catheter. baka masagi ko. Pagkatapos ngayon, porque nasa virtual television tayo, sa akin mo ibabato yan. Kunwari, hindi ikaw yun. Talaga talaga mag-iingat ka dyan. Alam ko namang ever since maingat ka na rin. Inkito, tumigil ka na sa catheter mo, bunutin ko yan sa'yo. Kasi kumakain ng mga tao, ha? Tumigil ka na. Well, mga kababayan, wala na po kaming sapat na oras dito sa aming pang-Martes na... Pang-Monday. Monday presentation ng Kumusta Pilipinas. Ingkong, paano mo tayo? Ingkong, wala tayo waras. Po, Nining Claudio. Ako po si Nick Lipana at si Maria. Magandang tanghali po. Ito naman po si Rolly Cano. Magbabalik bukas. Magandang tanghali at Kumusta Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.